Alam nyo ba, yung pinadala sa akin picture, ha? Eh, noong 1939 pala, would you believe, eh, meron pala tayong bakuna rito ginawa sa UP. At dyan po sa Alabang, ha? Yung festival mall dyan, dun pala yung laboratory ng UP Science Department. At tayo pala ay nag-donate ng bakuna sa China noong 1939. Can you imagine that? Ngayon sila nagbibigay sa atin ng bakuna. Kasi nung panahon nung 1939, tayo isa sa mga nangunguna tayo sa Southeast Asia. Eh wala, inabutan na tayo. Inabutan na tayo sapagkat alam niyo na kung bakit. Alam niyo kung bakit? Oo, kaya naman. Alam niyo na yan. Because ang uri ng politika natin, yan ang dahilan. At saka yung korupsyon, isa pa yan. Eh yan, kaya tayo, yun. Nandito tayo sa bottom. Pati Vietnam, mukhang uunahan na rin tayo. Samantalang nung binisita na natin yan, mga 5, 6 years, 7 years, 8 years ago, eh wala, probinsyang-probinsya, eh ngayon, iba na. Anyway, ito naman sa mga kritiko na sinasabi nila, walang mangyayari dyan sa Pilipinas. Bagsak tayo kasi lockdown, pinakamahabang lockdown, keche, kung ano-ano mga sinasabi. Pero tingnan nyo, anong sinasabi naman ng record ng Global Investment Trends Monitor? Ang Pilipinas lamang, ang loan economy in Southeast Asia na naka-avoid, naka-iwas ng contraction sa foreign direct investments last year. Kasi yung pong foreign investment inflows sa ating bansa, eh umakyat by 29%. 29% yung akyat, ha? To 6.4 billion pesos. Kahit na meron tayong COVID-19 pandemic. At sa ngayon nga po dito sa 38 Global Investment Trends Monitor, ang Pilipinas lamang, kritiko, makinig kayo, ha, was the only country ang nag-iisang bansa sa Southeast Asia to post an FDI growth last year. Overall, yung foreign investments natin applied to region ay bumagsak ng 31%, 207 billion pesos. Tingnan ninyo, ha, yung mga ibang bansa, sila nagbagsakan ng ekonomiya nila in terms of foreign investments coming in. Like in Singapore, nag-decline po ito, ha, bumagsak by 37%. To 58 billion pesos. Sa Indonesia naman, nag-decline by 24% to 18 billion pesos. Sa Vietnam, nag-decline by 10% to 14 billion, no, not pesos, ha? Let me correct myself. Singapore, $58 billion. Indonesia, $18 billion. Vietnam, $14 billion. Ang Malaysia, declined by 68%. Ang laki, ha? $2.5 billion. Yung Thailand, 50%, mataas din. $1.5 billion. Madali sabi, ito yung dapat na pumasok, bumagsak. Samantalang ang Pilipinas, umakyat. Sa halip na nawalan tayo ng investment, abay umakyat tayo by $6.4 billion, 29%. O hindi po ba, kung ikukumpara mo, eh, yung FDI flows to developing economies nag-decrease by 12% to an estimated of $616 billion. At dun sa buong Asia, fell by 4% to an estimated $476 billion in 2020. Kaya globally, yung pong ongtad, yung daw foreign investment nag-collapse.
in 2020, falling by 42% to an estimated $859 billion from $1.5 trillion in 2019. And the decline was concentrated in developed compared to developing countries, where the foreign investment flows fell by 69% to an estimated $229 billion. At yung pong flows to Europe dried up, oh, biro nyo, natuyuan completely to minus $4 billion, including large negative flows in several countries. And a sharp decrease was also recorded sa Amerika. Minus 49%, $234 billion. Biro nyo yun. O, kaya kahit anong sabihin nyo, kahit ano pa mga sinasabi ng mga kolumnista dyan, mga oposisyonista, mga kritiko, na mali daw yung ginawang programa ng gobyerno, ayan, kitang-kita ebidensya. Sa halip na nawalan tayo ng foreign investments, abay, umakit tayo by 29%. Bakit? Eh, magaling yung mga economic managers. Magaling si presidente at yung mga partnership with the economic managers. Marunong sila. Oh, by the way, alam niyo ba na yung DOT? R. Kasi pag sinabi mo DOT, Department of Tourism, DOTR, Department of Transportation. Aba, nung Martes, binuksan nila yung bagong batch, grupo ng mga bagong tren ng light rail transit, Line 1, dyan sa Cavite Extension. At dun po sa seremonyang naganap, pinakita rin yung apat na bagong train dinisplay sa publiko. Ito yung unang batch o grupo ng 120 train cars. Alam niyo ba kung saan galing? Sa Espanya at sa Mexico, Spain and Mexico. Sabi ni Secretary of Transportation, Art Tugade, 19 na taon ang numpisa nito. Sabi niya, 19 years ago, this project was started. And under the Duterte administration, we pushed and pushed hard. Push na hard pa. That is why today, sabi niya, we see the steps of the whole realization of this project. Partial operability within this year by accepting the trains and the cars. At yung pong ambassador ng Hapon sa Pilipinas, si Kazuhiko Kushikawa, eh, nagpayag po ng kanyang suporta sa programa ng administrasyon ni Presidente Duterte. At ang sabi ni Kushikawa, I served JICA as an executive senior vice president for 4 years. So I share the same ardent passion with the DOTR leadership. Now that I'm here in this country, I made it my commitment to work closely with our friends from the Philippine government to achieve these infrastructure goals together. Madalit sabi, inibigay niya suporta nitong ambassador ng Hapon. And pag natapos itong extension project, yung pong Light Rail Transit 1, inaasahan na maikukonek na tayo yung Baclaran at Bacoor sa loob lamang ng 25 minuto, 25 minutes. Eh, ang travel time ngayon ay 1 oras at 10 minuto. O, hindi ba ang galing? Ang galing yan. O, mga kritiko, take note again, ha? Baka hindi naman yung alam to. Samantala, ito namang BIR ni Commissioner Billy Dulay, pero naman magandang balita. Doon sa mga taxpayers na gumagamit ng computerized accounting system. Computerized books of accounts. At saka yung kanyang mga components. Kasama na yung
electronic storage system, middleware, and other similar systems. Para daw magkaroon ng mas mabilis ng pagtatransak ng negosyo sa ating bansa. Eh, yung biyaya, nag-issue na ng simpleng mga patakaran sa pag-a-apply ng registration sa pamamagitan ng Revenue Memorandum Circular number 52021. At sa ilalim po ng circular, yung lahat ng mga taxpayers na gustong gumamit nitong sistemang nabanggit natin, hindi na nyo kailangan na mag-secure ng permit to use. Sa halip, kayo daw ay mag-rehistro na lamang sa sistema ng Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng ano, ng mga documentary requirements. Naka-specify yun dun sa circular. Tingnan nyo na lang kung saan nakarehistro ang taxpayer. At pag nakumpleto niya na yung pagsumite ng mga documentary requirements, bibigyan kayo ng BIR ng acknowledgement certificate sa loob ng 3 working days. So hindi na kailangan ang system demonstration or pre-evaluation bago gamitin ang sistema. Sa halip, yung mga concerned regional offices ay magsasagawa ng post-evaluation para madetermina kung sumunod kayo dun sa patakaran ng registered system with the Bureau's standard function and technical requirements. Sabi po ni Commissioner Cesar Billy Dulay, kaming mga nasa Bureau ay aktibong nagpa-participate upang mapadali, maayos, maging maginhawa ang pagkikipagtransaksyon nyo dito sa aming BIR upang mabigyan namin kayo ng pinakamagaling na serbisyo. Sabi ni Commissioner Billy Dulay, we just hope that all taxpayers will likewise do their part. And that is to correctly comply with their tax obligations. Alam niyo naman, di ba yung kasabihan? There are only 2 certainties in this life. Ang sigurado, ang mamatay ka at magbayad ka ng buwis. Yun ang hindi niyo maiwasan. Kamatayan sa pagbabayad ng buwis. Bakit? Unang-una, hindi pa pwedeng hindi tayo magbayad ng buwis kasi ang gobyerno doon kukuha ng pondo para maisagawa yung serbisyo, lahat ng klaseng serbisyo sa kanyang pinaglilingkurang taong bayan. Yun yun. Ito naman ang Bureau of Customs. Oh, ito na naman. Ito na naman mga kritiko. Kinig kayo rito ha. Ginagawa niya ang trabaho niya, Bureau of Customs. Maniniwala ba kayo na ito nakakumpiska ng 10.629 billion pesos worth of smuggled goods? Ayan, yung smuggling, di ba? Parami nag-i-smuggle kasi ayaw magbayad ng buwis. Awa, nakumpiska nila yan. Sabi nila, nakarecord kami ng 997 seizures from January to December. At ito'y resulta ng dagdag na pagmumonitor, pagpapatupad ng mga operasyon ng ating batas, pati na yung pagpapahusay ng pagsusuri natin at inspeksyon dito sa ating mga ports nationwide. Yun daw pong customs, yung sabi nila, yun daw pong mga inangkat na mga sigarilyo, yung imported cigarettes at tobacco. Ito ang nangunguna sa mga nakumpiska na mga illegally smuggled items or products. At there are 204 seizure cases.
na nagkakalaga ng 5.774 billion pesos. At this was followed by illegal drugs. So, ayan, illegal drugs, nakakumpiska rin. With 1.855 billion pesos worth of seized through combined efforts of the Bureau of Customs and the PDEA. Pati yung mga counterfeit goods, o yung mga ano, yung mga ginagaya, yung mga branded, o marami rin nakumpiska doon. Nagkakahalaga na 1.056 billion pesos. And sabi ng customs, apart from its consistent anti-smuggling operations, ito'y persistent din sa paghain ng mga ano, kaso kriminal laban sa mga lumalabag na mga importers, pati na yung mga customs brokers. Katunayan, mula nung Enero 1 hanggang 31 nung nakaraang taon, December, abay 126 cases ang naihain, naifile. Binubupo ito ng 74 criminal cases diyan po sa DOJ. At 52 kasong administratibo naman dyan sa Philippine, o sa rather Professional Regulation Commission. At nung nakaraang taon, yung pong accreditation ng 575 importers at 148 customs brokers and revoke for violation of customs and other related laws. And the Bureau of Customs, kinumpleto rin nila yung inspection and investigation ng mga 152 customs bonded warehouses and 255 members of customs common bonded warehouse. At ito po ay nagresulta ng pagsasara ng 20 customs bonded warehouses, 40 miyembro ng CCBWs for various violations.